Sino po ang ano masakit na ang mga kasukasuhan? Ay, kaya pa. Oh, kaya pa. May kuwak pa po ba kayong pumunta ng Virtubia o uwi na ng Haifa? Pupunta pa po tayo ng Virtubia. Ayan. Salamat sa Lord sa mga kaganapan sa araw po na ito. Sa mga kung ano-anong nangyari, ang Lord yung mapapurihan. Sabi nga nila, sabi nga ng salita ng Lord, all things work together for good for those who love the Lord. At yung pupuntahan po natin na Virtubia, konting kaalaman lang po, ito po ay isang mushab. At nasa southern part po siya ng Israel. At by yung populasyon ng mushab na ito, 2021, last year, mga 1,294 people na yung nakatira doon. At sa kung paano ito na-discovery, mga kayapak, na-discovery siya noong taong 1887 ng mga first Aliyah pioneers from Bessarabia. Hindi ko alam kung gano'n ang kanyang bigkas. At pinangalanan po itong Kastina. But did not prosper kasi wala po siyang source of water sa mga kapanahunan po nila at maraming mga attacks ng mga villagers na nakatira doon. At sa taong 1896, pinorchase ito ng mga Jehovah's Zion from Odessa. At binigyan po siya ng bagong pangalan na Virtubia. At sa taong 1910, nagkaroon po ng financial problem ang mushab na ito at lumapit sila doon sa Jewish National Fund ng bansang Israel at hindi naman po ito nag-click. Hindi sila nag-click at yung Jewish National Fund kinumpiska yung mga farms, kinuha yung mga farms at sa taong 1913 may mga farmers na galing Hulda na nag-farm doon at medyo gumanda yung mushab po na ito na tinatawag nilang Virtubia. At sa taong 1922 meron na siyang 112 na mga Jewish inhabitant sa lugar po na iyon. At sa taong 1929 naman nagkaroon ng Palestinian riots at nasira at gusto na nilang i-abandon yung place. Pero it was founded 1930 ng mga Jewish legions, kibbutzniks, Kfar Giladi. Some of the members or most of the members of Kfar Giladi at saka Merhavia. At saka yung sa taong 1931, discovery nila ito, binago ng kaunti at na nagkaroon sila ng 62 houses sa lugar na iyon at nagkaroon ng 206 inhabitants Jews at apat na Christian at dalawang Muslim sa lugar po ng Virtubia sa taong 1931. Tapos after na ma-discover nila yung water source ng Virtubia, naging one of the most prosperous mushabim sa country po ng Israel. At sa taong 1948, yung Arab-Israeli War na nangyari po, naging ano po ito, base ng mga IDF, yung Israeli Defense Forces, yung against Egypt na nakipaglaban po sila doon sa Negev. At sa taong 1990, mga kayapak, naging maunlad po yung economy ng Virtubia. At yung main source nila ng pag-angat ng ekonomiya doon is yung galing sa citrus fruits at yung intensive na talagang pag-farm nila. So, agriculture, yung kanila pong naging kasama sa pag-unlad ng ekonomiya ng mushab po na ito. At trivia lang, sino ang kumakain sa inyo ng ice cream na Ben & Jerry? Wala? Ayan, yung mga bumibili nito or nakakatikim or nakakakita sa supersal, dyan po galing yung may factory po siya ng Ben & Jerry dyan sa Virtubia at the only
factory of Ben and Jerry in the Middle East. So, trivia lang yan mga kapatid, na yung kinakain natin Ben and Jerry ice cream, yun po, dyan po nang gagaling. At yung pupuntahan po natin na gustong-gusto nating titignan, gusto nating lahat nagpalit ng mga outfit just to see. Diba? Yung ating ano, yung mga bulaklak na nandoon sa Bertubia, na isa sa mga ipinagmamalaki po nilang mga bulaklak na tinatawag na buttercup. Ito po yung Noriot sa Hebrew. Noriot daw po sa Hebrew. Pero yung dito, yung nang na-research ko, muli naman po, Sora. Yung kanyang ano, para siguro sa scientific name niya. Pero yung scientific family siya lang. Famous siya sa place po ng Bertubia, yung buttercup po na ito. At yung scientifically name niya, Ranunculus asiaticus. So, family siya ng Ranunculaceae. Yun, yung kanyang family na yung buttercup na ito. Maganda po itong itong buttercup na ito. At yung kanyang character, yung bulaklak po na ito, independent siya. Most of them, wild. Ito po ay wild na tumutubo doon. At hindi niya kailangan yung masaganang lupa. Hindi siya masyadong sensitive sa lupa. At marami po siyang klase ng color at double flowers yung buttercup po na ito. At madali lang siyang tumubo. 5 months, yung pagtubo po ng buttercup, galing siya sa seeds. At kung itatanim mo siya sa lupa, 5 months lang ang hihintayin mo to bloom the flower. At mamumulaklak siya ng 3.5 inches yung kanya pong paglaki. Kasama na yung bulaklak. At hindi lahat ng bulaklak sa Israel ay kayang mag-stand ng long winter. At itong buttercup po, isa sa kanyang characteristic as a flower, ay nabubuhay siya in the long period of winter dito po sa Israel. At tinatawag din po ito na also known as Flower of David. Bakit? Kasi daw ito po ay ultimate survivor. Can survive in a dry condition at even sa winter na katatapos lang po na papasok na tayo, di ba? Nasa spring na tayo. Ay, kaya nag-spring na yung mga bulaklak. Pero nakaka-survive po yung buttercup na ito. At yung buttercup na ito na bulaklak, hindi siya basta-basta na di-destroy. At tinatawag din itong resurrection type of plant kasi it can live by itself without water. Kahit hindi mo siya tubigan, and then kapag tinubigan mo daw siya, magre-resurrect siya when natubigan na siya, ng tubig. At sa mga researchers po ng mga bulaklak dito po sa Israel, sinasabi po yung buttercup ay special, may special siya na roots in order for the plant to resist drought and heat. So kaya niyang mag-stand talaga yung buttercup na ito. Ito po yung ating makikita doon sa buttercup field doon po sa Bertubia. Ewan ko kung malapit na po tayo. Pero may gusto lang po akong i-share regarding doon sa sinabi po ni 23 minutes. Oh, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Tapos, sa Matthew 6:25, gusto kong hanggang sa last na, hanggang 31 ata yun. Gusto kong i-share mga kayapak yung ang ganda-gandang sinabi po ni Jesus Christ na sinabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan kaysa damit. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?
At bakit kayo nababalik sa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtratrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan, hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Meron pa katuloy. Ayan. Tapusin na natin yung buong chapter. Kasi maganda siya. Kung nanamnamin po natin yung word ng Lord na ito, napakaganda po niya, mga kapatid. Kung di dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa sakalan, kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa lalim na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian. Gusto kong ulitin ito, mga kapatid. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Napakaganda lang, kasi yung titignan natin, it was creation ng Lord po yun. Yung pupuntahan natin, makikita natin yung mga bulaklak. Sabi nga sa binasa natin, di ba, hindi na sa karangyaan ni Solomon, hindi siya nadamitan ng ganun kaganda. At yung verse po kasi na ito, patungkol ito sa ano, why do you worry about your life? Why do you worry about your life? At about what you wear and what you drink. Yun yung aspects dito, mga kapatid. Pero ang sabi niya, napakaganda yung inulit ko kanina. Kung uunahin po natin yung kaharian po ng Diyos at gawin yung nais niya, ibibigay ng lahat ng Lord yung atin pong mga, akin pong nabanggit ko kanina. At yun po, mga kapatid, kayo pa, good ways. Okay na po ako. Salamat po sa mga nag-alala. Salamat sa mga nag-first aid. Salamat po. Ayun, daming tao dito. Yung po, tata. Para sa mga yung gusto ko ng ano, magbigay sa akin ng flowers, available po ako. Feeling ko. Sabing ganun. Sabing nga sa likod. Kasi matagal naman ang Valentine's, kaya ngayon na lang daw. I-advance mo na. Hindi, ang dami-dami pa. Oh. Pero masyadong magulo. Ang dami pa. Tara na! Tara. Sama-sama po tayo kasi magbabayad mo ko ng entrance. Dito na kami sa Bertubi. Ang daling tao! Sa ating lahat. Doon o, sa may mga awal. Doon o, walang tao. Oh, yung mga walang tao. Doon sa buttercup tayo. Ito, buttercup. Ah, ito ba yan? Hindi yung kulay red? Iba-iba yung kulay. Ang daming tao. Ang daming may gusto ng flower. Oh, Jenny, red. Anet, חשבתי מה היינו סוגרים, אם היינו מתפקים? לא היינו עושים מול, הייתי על הפנים. למה? הייתי על הפנים. Ano, tama 'yon? Tama 'yung intindi mo? Opo, to gayon 'yung sabi ko sa iyo, ni may libre ni sa iyo. Ay, nahulog 'yung flower mo. Wala, maraming tao.
Mamaya na tayo mamita, so mag-shell muna tayo. Maganda itong ano eh. Ikaw mag-video ka kasi magaling kang mag-video. Mag-picture? Hindi yung video mo. Lupat ito. Na real. Kasi lagi mo yan. Ganyan ang dapat kunin natin yung kinukuha ni Kuya, yung hindi pa bumulaklak. Dapat yung mga close yung kukunin natin para ano. Oo, para magsinang. Ito pastora. Ito. Eh close. Eh open na 'yan. Ibigay mo ito sa iba kaya. Kinagara. Kila Emily. Emily kay Gara. Ano, dalawa. Gara! Kinuhanan ko kayo. Kinuhanan ko kayo. Wow! Ang kuhanin niyo yung hindi pa bumulaklak. Para mabulaklak. Ah, ako? So, nag-ano siya. Ako maghawak. Para maka-ano ka. Akin na, akin na. Kaya nga, tara. Ito na yung aming nakuha. Eh, bumulaklak na yung nakuha mo. Huwag yung may bulaklak, malalanta ka agad. Hindi pa, maganda rin pag may ganitong punti. Tara doon sa kabila. Tama na ito. Ayan yung, Ito na yung aming nakuha. Ibang color naman. Ito maganda, okay. Huwag yan, malalanta ka agad yan. Ayun o, ayun. Ayun. Binigyan mo ng ganito. Mm. Tama na ito. Wow! Holland! Okay na? Yun tayo sa madami. Dito, ayun ang kulay puti. Ayun ang kulay puti. Dapat pare-parehas yung pag ano mo. Matindi ka nagpipitas, Pao. Wala akong pampitas. Ayun o, kay Gara. Wala siyang gunting. Akin na yung kulay puti. O, oh, tama na. Yung iba naman. Doon. May kulay pink. Wala pa tayong kulay red. Doon, halo-halo. Doon, halo-halo. Doon yung may red pa. Ito, sombrero. Ikaw, yung maganda to, peach.
Bigyan mo si Lola mo pa. Oo nga si ano. Ito na dito na pag ano yung makukuha natin. Ang kulay yellow pa, Pastora. Ito. Ito. Ayan o. Oh. Ito. Ano pa lang. Ito o. Oh. Ito. Bulaklak pa lang. Pero malaki ang ano. Malaki ang bad. Mm-mm. Madali lang mapuno. Tuloy din tayo dito. Wala. Malapit na tayo umalis. Alas dos. Mag-ano ako ah, magmas lang ako kasi ma-allergy naman ako. Tama na, may kulay pink na. May ibang kulay doon ah. Ayun, ayun, ang dami dun, oh. May mga uod din. Hindi na kasama. Ako, na-achin na ako. Tama na. Ito, ayaw mo. Eh, wag na yan. Kasi malalanta na yan eh. Ilang araw lang, malalanta na. Daming tao dito. Dari sila terkili ko. Timbang! Kulay puti na. Meron na. Ang galing, no? Instead na ano magtinda sila. Oo, tapos mapapagod pa sila. Hmm. Doon tayo sa ano, doon. Ayan na lang yung mga tao magtas. Okay, tapak-tapakan. Ito yung kanilang farm ng flowers dito sa Israel. Ito, Pastora, oh. Ito, maganda, oh. Alin? Ito? Hindi, yan. Malaki? Hindi naman pantay-pantay. Allergy ako sa flower. Wala, hindi kami nagbayad eh. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Pastora, ito. Mamaya, flower. Yung mga hindi nakakuha, magbigay tayong flower. Madala kami kasi sabi, ano yung babalik ng alas dos. So yung, alas dos na ba? Anong oras na ilan? Malapit lang naman, dyan lang naman tayo. Ito, red. Wala pa tayong red. Malaki. Matagal pa natin mapuno yan. Orange, may wala pa tayong orange. Wala pa akong puti. Ala, yung kay Gara, isang araw lang. Isang araw lang yan, sirana. Ito oh, red. Hindi pa namulaklak. Yan, asan? Ito. Ito. Ito? Oo, oh, tsaka ito oh. Lagyan din natin ng namumukadkad para yung gadalhin ito dun. Eh, maganda nga ito at magtatagal. Mumukadkad din naman siya. Yellow orange. Ito yung medyo malaki. Kaya mo magunting na may cellphone? Opo. Saan ba ba yung yellow? Isa pa lang yellow. Wala pa ako. Ang oh, di ba? Grabe, ang ganda. Ganda, ganda talaga. Tara, doon sa ano, sa iba naman. Yon sa may yellow yun. Ito pa, yellow. Eh, marami na tayong red. Doon tayo, Gara, oh. May mga pink din doon. Wala ako. Oh. Lagay mo dito. Ah. Yan pa. Yellow. Sa red bull, hindi po tayo nagpunto doon. Pinukuha nila talagang bukano-bukano. Ayun. Ayun ang kaika-kaika. Hindi nila naisip yung ano. Oo,
Sino? Yung kinukuha nila? Mga na bumuka na, di isang araw lang. Dito may yelo. Wala pa tayong yelo. Parang nalalanta na oh, bigla. Ito, Pastora, o kakaiba siya. Ito kay Raananit lang. Ay, naputo. Naputo. Yan kayo nga tatlo. Atin, ito. Ito yung ano, oh, yung isa. Pero ano nito yung mga open? Sinong Raanit? Yung Raanit. Agency ko yun eh. Yung Raanit. Yung employer mo. Pangalan? Raanit, diba? Ito kulay yellow oh. Hindi pa nag ano. Ang liit naman. Eh, lalaki naman yan. Ano ka ba? Lalaki. Wala, nahihilo na naman si Gara. Hilo ka na, Gara. Ito. Tubig. Sa lilim. Saan tayo sa yelong-yelo? Ito na yung nakuha namin. Iwan kay pantay. Ito oh. Ito nga, Pastora. Mahirap palang kunin. Matigas pala yung kanyang puno. Kailangan talaga gunting. Mahalang istorya kaya ito. Kasi daming tao. Ang dami pang mga parating. Ito yung kanilang ano, mga pang-dilig. Wala silang ano, bote? Wala. One more. Nasaan po kayo? Gandang tanghali. Nandito po kami sa Bertubia. Ito po sa south ng South Central Israel. It's like that. Nandito kami ng Bulaklak. Ito po
Y Noriot sa Hebrew. Sa English ay Noriot. Ayan na yung aming napunta. So yung isang ganito, 6 katao may libreng isang ganito. Parang pagka ito lang 60 pesos. Yung ito lang ang babayaran. Akin na hawakan ko. Tapos binigyan nila kami ng gunting. Yan ang pinipitas namin ay yung mga medyo nakasara pa para magtagal-tagal. Tara na, papunta na tayo doon. Kasi pauwi na tayo eh. Oo. Online tara doon. Oo, doon. Sa umpisa. Gara! Papunta na tayo doon kasi pauwi na doon tayo. 5 minutes na lang. Tara. Marami pong pwede nyo nabay ito sana o na maganda. Tara, mainit. Lalo na kung gusto ni Kuya, kanina pa tayo pumunta dito, yan ang nangyari sa mga dam. Ay, hawakan mo at tanggal yung simpasin. Patapos ka na tatpapukyat. Matay. Madami pang pwedeng ilagay. Oh, ang ganda ng flower niya. Madinis. Tinanggal niya yung mga dahon. Tinanggal niya yung mga dahon. Pangit na nun. Oh, ito yung aming ano. Ito yung nakuha namin. Marami pang pwedeng ilagay. Wala pa tayong mga orange. Ano? Meron naman, pero hindi madami. Yung kulay puti ang ano, konti. Hindi ba yun yung driver natin nung pumunta tayo sa namitas tayo ng ano strawberry. Hindi, maliit na sasakyan. Hindi siya, matangkad yun. May video ako nun. Parang doon tayo sa puti. Dito maraming hindi pa nagbulaklak ko. Ayun na. Dito oh. Hindi, pag sibog. Pag ano yan, pag ano nila, pag dilig. Yung umiikot yan. Tara. Doon, wala pa tayong red. Ano kay Lola, pag hinanginan yan, wala na. Wala. Nga nga. Pag uwi, ay, nasa na ang mga bulaklak ko. Dapat may tubig nga yan. Mamaya, lagyan natin ng minalo ito. Kita kayo din eh. Dalo kayo na.
Ay ano, may lagay pa na may ano, may hi. Tara na. Okay na to. Ang ganda ng camera ni ate. Correct. Pang professional. Pag pumibili ako ng Noriot, gusto ko yung punong-puno na. Pero pag inayos to, okay pa. Pink meron? Red, konti lang. May mga yellow po. Pare-parehas lang naman yung mga ano nila, bulaklak. Iba-ibang location lang. Tara, natin na yan. Ito lang yung red natin. Hindi ah, marami dyan. Ay, oo. Tama na, wala na mga space. Ayusin lang ito. Pagpitas lang tayo ng mga ito pa. Ganda. Okay na yung cellphone. Ang dami pa rin parating. Hanggang alas 6 eh. Madami kasing bulaklak na yun dahil alas 2 na ng tanghali. Kahapon sarado siya eh. Kaya pala. Baka si tayo na kanina. Lagay mo dito. Na wala siyang ano, bra. Sino? Yung babae. Pati asa magpa-flower ano? Ayun o, maglalagay ng tubig doon. Doon. Pastora dito. Pastora. Yung bunting ka ra? Gara akin na yung payong mo. Para dalawang kamay mo. Thank you.
Boy na Simba o to binago, niloko na ito. Uwi na kami. Ito ang susha siya.